Shalom mga kabayan. Ako po si Orly at welcome sa aking channel. At for today's video ay pag-uusapan natin ang 6 tag question by Jelen B. Manluko. Ewan ko at tinagtag pa niya ako dyan sa mga question na yan. Anyway, at mamaya po at medyo maingay dito sa aking pwesto. Sagutin po natin yan mamaya. Nga pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking channel at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking next video. So question number 1 tayo. Sabi, introduce yourself, state kung saan kang bansa, may family na iwan sa Pinas o wala. So, ako po si Orly Win. Ako po ay isang OFW dito sa Israel. Makita nyo? Yan, magandang Israel. Okay, nandito ako ngayon sa may isang playground dito. Okay. At ako po ay may pamilya, dalawang anak, isang babae at isang lalaki, at isang misis na naiwan sa Pilipinas. At ako po ay mag-isang nagtatrabaho dito sa Israel. Ako ay isang caregiver / houseboy, maintenance boy, at all around the utility boy doon sa bahay ni Lola. So yun, ngayon papunta ako sa anak ng amo ko at tingnan natin anong meron doon. Pa-part-time tayo pero libre. Okay, see you next question. Dito sa mga dinadaanan ko, meron din mga pulot-pulot. Kaya tulad nito. Ayan o. Ayan. Minsan meron mga items dyan. Mga napupulot na mga napupulot ko. Kaya lalo na pag ano, Passover nila, nagtatapon sila at nagpapalit ng mga gamit. Yun, maraming pulot noon. Meron din akong ano dito eh. Asan na yun? Yung puno ng ano yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, suka. Marami dito. Mga nasa garden lang. Check natin mamaya. Ganyan yung mga bahay dito, yung mga residential na bahay. Ayan oh. Oh. Ano to? Suhang maliliit ito. Mukhang hindi na alagaan, mukhang kulang sa sustansya. Oh. Hindi na alagaan. Sayang. Ito. Ito, dalanghita. Dahil yung bunga. Hintayin kong mahilog yan. Babalikan ko sila. Ngayon pa oh. Ano yung kalamansi? Init. So, 12:15 na. Ito na tayo sa anak. Kamaya na yung ano, ibang sagot. At maglilinis bahay muna tayo. Patayin ko muna guys.
nakapit. So question number 2. Sabi niya, kung ikaw ay matagal na nasa ibang bansa, paano mo nalalabanan ang lungkot at tukso? So, tagal na ako dito sa Israel. 8 years na ako. Nalalabanan ko yung lungkot at tukso. Sariling sikap. Joke lang. Nalalabanan ko yung lungkot at tukso sa pamamagitan na rin ng YouTube. Yan. Sa trabaho, nililibang ko yung sarili ko sa trabaho. Yun, tapos continuous lang yung communication sa pamilya. Tinatawagan ko sila sa Pilipinas, sa Messenger, yun. Kaya by that, nababawasan yung lungkot at yung tukso. Kasi nadadivert yung ano mo, yung attention mo sa isang bagay. Tulad ng ano, nasabi ko, yung sa YouTube, sa, tsaka sa trabaho. Kuminsan sa exercise din, sa music, yan. Maraming bagay na pwede kang gawin na malibang. Maya-maya ulit yung sunod na question. Oh, 20 to 3 na. Kain muna tayo. Parang mukbang to. Daming binigay nung anak ni Lola. Okay guys, kain muna tayo. Busing ko muna to. So, question number 3. Kung ikaw ay obligahin na tumulong sa kababayan natin mga Pilipino, sino ang iyong tutulungan? Ang mga batang palaboy at out of school youth? Or mga matatanda na nasa kalsada at walang tirahan? Gusto ko dalawa eh, pero kung isa lang pipiliin eh, pipiliin ko yung ano, yung matatandang walang tirahan. Yun ba yun? Yun, yung matatandang nasa kalsada na walang tirahan. Kasi yun ang mas kawawa para sa akin. Kasi yung mga matatanda, hindi na kaya yung mga sarili nila, hirap ng gumalaw. Tapos nasa kalsada lang sila. Yung iba nga nakikita ko eh, nakahiga na lang. Hirap ng tumayo, hirap ng kumain. Yun yung mga gusto kong tulungan. Minsan yung mga matatanda, hirap na rin kumain, di ba? So, yun para sa akin ang tutulungan ko, yung mga matatanda. Saan na ba tayo? Anong question? Sunod na question number 4. Kung ikaw ay magpapasa ng batas para sa mga OFW, ano ito? Sa mga OFW, siguro eh, batas na walang placement fee para sa mga OFW. Kasi nga, diba, astig yun. Pag nag-apply ka, processing mo na lang ng mga documents mo yung kailangan mong gastusin. So yung placement, libre na ng gobyerno. Ang gobyerno nang bahala doon. Ngayon, no placement fee. Diba? Okay. Trabaho muna tayo. So, tama na music. Pagod na ako. Oh. So, ang panglimang question is, kapag ikaw ay nagtatrabaho, para kanino ba ang iyong paghihirap? Obvious naman, ang aking paghihirap ay para sa aking pamilya, para sa asawa ko, sa mga anak ko. At for sure naman, ang lahat ng mga OFW, yun yung mga goal nila, is para sa kanilang mga pamilya. Kaya sila naghihirap. Trabaho muna tayo ulit. Oh, tapos din. Pagod. Quarter to 5 na ngayon. Ay nako. Pagod. So, dito na tayo sa huling question. Yung
Sabi niya sa... Ngayon naman ito. Ngayon ang mga tao dito. So, yung number 6 na question is, sa iyong palagay, kailan ka hihinto na mag-ibang bansa or maging OFW? Siguro hihinto ako maging OFW kapag... Siguro hihinto ako sa pagiging OFW kapag may maliit na pagkakakitaan ako sa Pilipinas. Parang business, ganun. Yung tamang matutustusan yung mga pangangailangan mo sa Pilipinas. Yung hindi ka magkakaroon ng utang, ganun. Yung tamang nakakaraos lang, ganun. Yun, doon ako hihinto. Meron pa siyang pahabol dito na tanong, na payo. Sabi niya, payo mo sa ibang mga OFW. Payo mo sa ibang mga YouTuber na OFW. Yun, payo ko sa mga OFW, mag-ipon, magtiyaga, at makakaraos din tayo. So mga payo ko sa mga YouTuber na OFW, gawin lang libangan yung pag-YouTube at maging relax lang. Huwag papapressured tulad ng iba. At i-enjoy lang ang pag-YouTube. So yun mga kababayan, sana po nagustuhan nyo ang aking mga sagot sa 6 tag question by JLNB Manlukob. So kung gusto nyo po siyang follow, follow nyo po siya, JLNB Manlukob. At kung gusto nyo yung content niya, i-subscribe na po kayo. At maraming salamat po kabayan. Kay Litrot mga kabayan, bye!